Yan. Ano? Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang reaction video ulit tayo guys, at sa araw pong ito ay pag-usapan naman natin itong sila Kuya Renato at ang sinasabi niyang katigasan ng ulo ng mga anak niya. Medyo naguguluhan na kasi ako dito kay Kuya Renato, kung pinapayagan o inuutusan nga ba niya itong mga anak niyang mga lakal at mamalimos, kasi sa tuwing nahuhuli o nakikita nila ka-business at papadins ang mga anak ni Kuya Renato na dumidiskarte daw ng pera sa pangangalakal o minsan ay sa pamamalimos. Ang sinasabi lagi ng mga bata ay alam o pinapayagan sila ng kanilang ama, at minsan pa nga ay sinasabi nilang sabi daw ng papa nila, kung hindi ako nagkakamali ng pagkaunawa ang ibig sabihin ng sinasabi ng mga bata na sabi daw ng papa nila. Ang ibig sabihin noon ay utos ng papa nila, tama po ba guys? Pero pag tinanong naman nila ka-business at papa din si Kuya Renato, mariing itinatanggi niya na alam niya ang ginagawa ng mga anak niya na pangangalakal sa malayo at lalo na ang pamamalimos. Aniya matitigas daw talaga ang ulo ng mga anak niya, bigla na lang daw nawawala o naalis sa bahay nila, at hindi niya alam kung saan napunta. Hindi mo tuloy alam sa mag-aamang ito kung sino ang nagsasabi ng totoo, at sino ang nagsisinungaling. Mahirap namang sabihing si Kuya Renato ang nagsisinungaling, dahil kaharap naman yung mga bata pag sinasabi niyang hindi niya alam ang pinaggagawa ng mga ito at hindi daw niya inuutusan ang mga ito na mga lakal at mamalimos, pero hindi mo rin naman masabing ang mga bata ang hindi nagsasabi ng totoo, dahil diretsyong diretsyo ang pagkakasagot nila. Pag tinatanong sila nila ka-business at papa dins, pwede kasi na hindi na lang sila makapangatwiran sa sinasabi ng papa nila pag magkakaharap na sila. Pero napansin ko kasi dito na parang pati si papa dins ay naguguluhan o nagdududa na rin kung sino nga ba sa mag-aamang ito ang nagsasabi ng totoo. Anyway, sino man ang nagsasabi sa kanila ng totoo, ang kawawa pa rin dito ay yung mga bata. Kasi nalalagay sila sa delikadong sitwasyon na maaari nilang maranasan sa lansangan. Ito yung mahirap sa mga batang maagang nawawala ng kahit isa lang sa mga magulang. Lalo na nga pag ang nanay ang nawala, kasi iba pa rin talagang mag-alaga ng mga bata ang mga nanay kaysa sa tatay. Pero hindi ko naman nilalahat kasi may mga tatay din na mahusay mag-alaga ng mga anak. At yun nga, nabanggit ni Papa Dins na maaaring mawala sa kanyang scholarship program ang mga anak ni Kuya Renato kung magiging mababa ang mga grades ng mga ito, kasi nakakahiya nga daw po sa mga sponsor kung patuloy niyang isasama sa scholar ang mga ito kung bagsak ang grades. Sana naman nga ay hindi mangyari yun, kasi baka mahirapan ang todo dito si Kuya Renato at humantong sa pagtigil ng mga bata sa pag-aaral. Pag nangyari kasi yun, mas lalo lang kawawa ang mga batang ito. Kaya sana mas magabayan na ng maayos ni Kuya Renato ang mga anak niya, para hindi bumaba ang grades ng mga ito. At sana kung talagang yung mga bata ang makukulit ay sana makontrol na ni Kuya Renato ang mga ito sa kakulitan nila. Tingin ko naman kung medyo paghihigpitan niya ng kaunti sa paglabas ang mga anak niya kahit papano makikinig ang mga ito sa kanya. Yung mga bata din kasi ang nakakaawa dito pag nagkataon, dahil baka sa pangangalakal na lang talaga ang kabagsakan nila habang buhay, samantalang kung makakapag-aral sila siguradong may maganda silang kinabukasan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at muli thank you po sa patuloy na panunood. God bless po sa inyong lahat.